Kumustahin natin ang sitwasyon ng ating mga kababayang OFW sa Myanmar. Makakausap po natin si Ambassador Eduardo Capunan Jr. Magandang umaga po, Ambassador. Magandang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig. Magandang umaga po. Ambassador, kumusta po yung Filipino community sa pagpapatuloy nga po ng kudeta dyan sa Myanmar? May banta na rin po ba sa kaligtasan nila ngayong nasa apat na buwan na po nagpapatuloy ang kaguluhan dyan? As of now, wala po kami nakikitang maipit na banta dahil sa ang mga natutukoy na lang naman ang mga militar doon sa Myanmar ay yung mga nagpuprotesta laban sa kanilang regimen. Ang mga Pilipino, in-advisean po namin na huwag sumama doon sa mga protesta para hindi po sila madamay sa ating mga kaguluhan doon. And so far, we have not received any report of any Filipino being arrested or incarcerated because of the trouble in Myanmar. Opo, Ambassador, ilan po ba yung estimate na bilang ng ating mga Filipino migrants and workers dyan sa Myanmar? Nagsimula pa tayo sa mga 1,600 Filipino workers dito sa Myanmar. As of now, after several repatriation flights, we have a little bit less than 600, from 550 to 600 Filipinos now in Myanmar. Ngayon itong mga Pilipino na ito, ay wala po kami nakikita ang malaking problema pa kasi sa 27 merong repatriation flight na naman sana. Pero nag-registro lang, mga 31 lang. Mm-hmm. So, it means they don't see any much concern about the situation except the rising COVID situation now going on in Myanmar. Opo, Ambassador, ulitin ko lang po, may 31 pong Pilipino na nagpahayag na o intensyon na gusto nilang ma-repatriate sa bansa and kung sila po yan, ano na po ang nangyari? Matutuloy ba o hindi na po muna? Kasi binabanggit nyo nga po, mukhang wala naman po na gano'n nakikitang banta sa seguridad ng ating mga Pilipino dyan. Hindi lang po banta sa seguridad, kundi now there seem to be a spike in COVID-19 in Myanmar. So dahil po rito, nawawalan sila ng trabaho. Hmm. Kung wala na silang trabaho, the choice is to go home. Kaya gano'n po ang nangyayari. Pero yung rason po na papanganin sila, mukhang hindi po yung rason. It's still COVID. That's the reason. Ah, okay. Pero may mga Pilipino po ba na nagkasakit or naapektuhan niyang, katulad nga po sinabi niyo, trabaho po ang naapektuhan sa kanila dahil sa COVID. Pero ilan po yung may bilang po ba tayo na nagkasakit? At kung meron man po, ano pong tulong na binibigay sa kanila ng ating embahada? Noon pong kasagsagan ng COVID sa Myanmar, there were lockdowns. Nag-organisa po ang embassy ng mga emergency coordinators in every township. So lahat ng problema ng Pilipino sa jurisdiction nila, may ipapasa po. So there were instances na because of the lockdown, ang food supply nila ay bumaba. Ang ginagawa po ng embahada is dinadalhan sila ng mga one-week supply ng mga pagkain. Pero may matinding babala po na huwag silang pag-alagala din and they should observe safety protocols also. Opo. So as of now, ang recorded lang namin na nagkaroon ng COVID sa Myanmar, dalawa po. And they were all mild COVID. So they have recovered and they have gone home to the Philippines already. Opo. Ambassador, pero ilan po ang bilang ng COVID sa Myanmar? At kumusta naman po, umuusad na rin po ba yung vaccination sa naturang bansa? At kung meron man po, kasama po ba yung mga Pilipino na nabibigyan dyan ng bakuna? As of now, wala pong concrete record about how many people ang nagkaroon ng COVID. Because most of those who joined yung civil disobedience movement sa Myanmar were doctors, nurses, and sa medical profession. But the reports being submitted by the Myanmar government indicates that it is rising. Now, ito po ang nakakatakot kasi pagka nagrarally po mga tao, wala na pong social distancing. Mm-hmm. So, we are expecting that it is going to rise up.
sa mga pagbabakuna naman po, ang mga Pilipino hindi po nabakunahan sa Myanmar except the diplomatic community po. So, we advise the Filipinos na pagdating sa Pilipinas, na sila magparehistro ng kanilang vaccination. As of now, wala pong Pilipino na mga workers na na-vaccinate sa Myanmar. Opo. So ang ibig niyo pong sabihin, Ambassador, na pupwede munang bumalik sila sa Pilipinas para magpabakuna muna. Ano po? Pero mayroong problema dyan because the Department of Foreign Affairs has raised the alert level in Myanmar to alert level 4. Meaning, repatriation na talaga yan. Mm-hmm. Ngayon, hanggat hindi binaba ang alert level na declaration, hindi na bumaba sa 2, hindi po pwedeng bumalik ang mga Pilipino sa Myanmar because the threat of COVID is still there. Mm-hmm. Kaya po, as of now, yung mga Pilipino, hindi po mapapayagan bumalik ng Myanmar. Mm-hmm. Opo. Sa ngayon daw po, ay pansamantala rin pinatigil ng POEA yung sinasabi nyo nga po na pagpapadala sa mga Pilipino dyan sa Myanmar dahil nga po dun sa tension pa rin. Sa palagay nyo po, hanggang kailan po dapat ay patupad ang temporary suspension ng deployment na ito? Wala po akong masasabi tungkol dyan because it all depends on how people address the situation in Myanmar. Mm-hmm. Both the local Myanmar government and of course how they respond to the formulations of the UN of ASEAN para makalabas na sa situation na yun. Okay.